Welcome, welcome to Talak-E-Talks, where we talk about anything and everything na betlaging pag-usapan. My name is Silapia Wurzbach. Hi, hi, hi! I'm Shamsi Sapsap. And before we proceed, please don't forget to subscribe to our channel dito sa YouTube. And we're also available on Spotify and Apple Podcasts. Another episode from us, syempre dahil napaka-up-to-date natin, na bonggang-bongga. Hindi ba? Sobrang napaka-current at napaka... In the moment tayo. Ang pag-uusapan natin ay No Way Home, Spider-Man. Yes! Finally! Nakakailangan ko na. Ang tagal mo kasi makapanood, nakakainis. Sa probinsya kasi. Ganun din. I got to see it. Yes. O, pasensya. So, No Way Home technically is part of a trilogy ng Tom Holland Spider-Man, kung di ako nagkakamali, di ba? Kasi yep. Parang the first one is Homecoming, Far From home, tapos No Way Home. No Way Home. Di ba? Kaya nga, ang dami rin, di ba, nakakalito, di ba, ang dami rin yung mga memes na nga, yung home ang pinaka-root word or kumbaga naka-anchor sa home na mga movies niya. So, this is the last of the trilogy directed by John Watts. Siya din yung sa previous one, which is yung kay Mysterio, Jake Gyllenhaal. Well, actually, I think yung tatlo ata sa kanya, di ba? Hindi sa kanya yung first girl. Di ba? Ayong ano lahat sa kanya. Far From Home. Akala ko na iba. Oo nga. Okay, nagkamali ako. Lahat pala lang Spider-Man ay kay John Watts lahat. Akala ko for some reason talaga iba yung nauna tapos siya lang yung nag-pick up ng last two. Anyways, I stand corrected. May ganun. I stand corrected sa sariling mali. Hindi ko alam na magkocorrect sa atin. So, ano lang mare? Well, first of all, I'd like to say thank you for having my back. Dahil for the longest time, di ba, hindi ko siya napanood. And I've been like really super conscious, steering away sa mga spoilers, sa mga memes na naglabasan sa social media. And tapos sa yun, ating GC na mga bakla na ang dami nag-spoil. Diba? Sa'yo, huwag mo na mag-check ng GC. Skip mo na muna. Correct. May waiver ka. Diba? May warning ka. So, thank you so much for that. Really appreciate that. So, kasi nga, feeling ko, it was a big factor yung wow moment nung napalood siya sa sinihan. Kasi ako, I had the option of watching it the first weekend. Now, first week actually, not the weekend, but first week kasi ako usually pinapalampas ko din yung influx ng tao. Kasi especially na may COVID pa rin, so may mga protocols pa din. So at the following week. At iba yung factor ng andun lahat yung sobrang spoiler free. So, at ang tagal mo nga siya hindi napanood, ano lang yung alam mo na mangyayari? O talaga mag-clueless kasi nalabata ng spoilers? Ay, hindi naman. Ang alam ko talaga na nandun si Tobey Maguire at si Andrew Garfield. Alam mo na yun. Alam ko yun. Alam ko yung, correct, alam ko yung part na yun. Alam ko rin yung mga villains for some reason. Mapupunta sila sa sa MCU, basically. Pero ang... But teka, sasabihin ko muna, kasi given naman yung mix of, ano, di ba, villains, sa trailer pa lang, given na yun, may part kasi sa akin na, although it was hinted during the production na posibleng ang lumabas si Andrew at saka si Tobey, there's a part of me na hindi ako naniniwala talaga. Kaya nung nangyari yung moment na yun sa movie, talagang parang kasama ako sa pamulakpak o napag-gasp sa mga audience. Kasi yung moment, kasi nga, may pagka-cinematic moment din eh. Kagaya ano sabi before, may endgame levels din. Kasi nga, ay, ang galing. Hindi, oo, and I totally get that. Kasi, for the longest time, ang in-expect ko, parang ano lang yan. Cameo. At the very least. Or least hindi, that, parang, parang at the minimum, parang cameo lang sila, parang at the finale, lalabas lang sila. Parang, and all the other Spider-Men sa ibang mga realities. Kasi parang, yun nga, parang I already had an idea na multiverse, di ba, multiverse yung pinag-uusapan natin dito. But I did not expect na, obviously, yung
story was centered on Tom Holland, right? Yung Peter Parker niya. Pero them for, teaming up together. For the whole act 3, di ba? The whole third act is silang tatlo talaga. Kaya ang bongga. And it was just, honestly, it was just magical para sa akin. the whole experience. Actually, no, the whole movie. Parang, I can't remember the last time na nandun ako ng superhero movie. Tapos sabi ko, at the end, alam mo yung shit, wow. Ang ganda nito. Ang ganda ng moment. Ang saya, promise. Uh-oh. Pero anong pinaka, ano yung kauna-unahan sa'yo na ano, wow moment? Well, the first one, I think ang mamangha talaga ako would be yung paglabas si Alfred Molina tapos yung naglaban sila ni ano ni Tom Holland. Basta yung fight scene na yun. Pero kasi... Yun yung first. Kaya I'm saying na maraming mga hindi, wow. Pero kasi di ba, I haven't seen it in a while then kasi it's been a while na. I don't know about that. Pero yung lumabas si Matt Murdock, Daredevil, parang everyone, parang everyone's nagulat na parang, ay, oo nga, no, confirmation na he is part of the canon, of the MCU canon. Kasi, di ba, yun yung part na alam ko na, actually. Alam mo na ba rin? Ni-expect ko na siya. Na, lumabas yung mga news clippings na, ano, di ba, na he is even part. Prior to that, I read spoilers or at least updates about this movie. So from the start alam ko na lalabas talaga si ano eh. Si Matt Murdock as Daredevil. Obviously hindi siya si Daredevil. Pero yeah, it kind of ties in, no. Yeah. Kind of ties in yung ano, 'di ba, yung Defenders. Exactly. At saka 'di ba, right? For the longest time na parang hindi pa ma-confirm na part sila ng MCU kasi nga yung grupo nila or yung Daredevil franchise and all the Netflix superheroes, mm-hmm. Di ba ang argument before, bakit wala sila sa Endgame kung part sila ng canon? Kasi if they are part of the MCU, bakit sila na isa pwera sa Endgame? So at least in here, parang, oy, they're part of the, I mean, well, at least si Daredevil, si Matt Murdock, part ng family. Okay. Family talaga. Family. Regal Films. Regal Babies. Tanda ng reference. Ako buisit. So, tayo mo rin palang alam. Makala ko naman masasya kasi mga first spoilers. Kasi I was clueless. Parang, ay, okay. Ah, talaga? Pero, okay, I could imagine na ano. Parang, oh, kasi, first bonggang surprise yun, di ba? Oh, tsaka kung tutuusin, lumabas yung Hawkeye kasi the fall after na nang lumabas to No Way Home eh. Tapos sa Hawkeye, di ba, lumabas si ano, si villain, si Kingpin, which is also ties in with the with the Netflix universe ng ano, Daredevil. So parang okay, now it's making more sense na parang nagtutugma-tugma na. So yun lang. Yes. Yung street level, no, na parang MCU. Mm-mm. So we never really had that much sa ano sa cinema level or sa film format. Yeah. So yun nga, so apart from yung sa Daredevil cameo, yung sa first act, I really enjoyed yung action sequence, yung fight scene ni Dr. Octopus tsaka ni Spider-Man dun sa bridge. Wala na, parang napaka ano eh. I mean, we've seen that fight before dun sa... Ano kasi yun yung second Spider-Man movie ni... Ano, diba? Ni Tobey Maguire. Parang, yeah. At least this time, in update, tapos there's... You know, there's really something new, right? Yung nga, syempre na, hindi mga tentacles, but at the same time, this time, si, ano, may spider legs naman to si Spider-Man. So parang angas lang nung the whole sequence na yun. Ano lang sa akin, ito yung parang pinaka-question ko. I'll brought it up now. Kasi, di ba parang yung... hindi ko kasi mag-gets yung idea. Well, yung slight na not really a big slight it was slight nitpicking na plot hole. Hindi ko alam kung plot hole ba ito or meron ba ako na mess na detail. Kasi diba, yung explanation is kinuha sila yung mga villains, yung pumasok sila sa mundo ng present ng Tom Holland, Spider-Man during that distinct moment when they about to die or yung sa climax ng movie sila. Si Doc Ock, yung sa reactor, si Electro. Si Electro. Parang halos lahat sila, di ba? So, gets ko yung idea na yon. Pero in some ways, nung dumating naman yung character ni Andrew Garfield tsaka ni Tobey Maguire, parang matanda na si Tobey Maguire. Ano yung parang hindi nag-match? Gets mo? Ako lang may nag-isip na ganun. Yung parang, kasi bakit? Kasi technically, dapat mas bata pa rin yung Tobey Maguire character na Spider-Man. If that's the time, kung ang hinugot na timeline ay yung time nung
kasi di ba parang ang labo, kasi for example si Green Goblin tsaka si Doc Ock came from the two movies. If they were plucked on two separate moments na nung climax ng kanilang fight scene, bakit yung dumating na Tobey Maguire as matanda na? Alam mo, parang ang labo ng medyo sequencing should have been Tobey Maguire's Spider-Man the age in some ways na mas bata to fit the timeline, or am I just making it more complicated in my head? Well, the way I understood it is parang they were picked up nga in various timelines, right? Or nga, various moments no sa kabilang cinematic universe. Mm-hmm. And si Toby, yun, sa mga latter part na siya nakuha. Parang sa latter years na siya nakuha. I mean, that's never really thought of it actually. And we are nasa an audience, parang I just kind of accepted na, oh yeah, naman, tumanda naman sis. Feeling ko ganun naman yung perception ng tao, kasi given na naman na parang decades ago na yung first ever Spider-Man. Hello, girl, parang nasa college pa ba tayo yung first Spider-Man movie, di ba? What? Sa college pa tayo. Graduate na ako ng college. Pero I mean, that's what I mean. But it was a long time ago, right? Kaya parang correct. Feeling ko na-accept. Yes. Pero hindi lang kasi siguro na-clear sa akin na parang, ah, teka, saan time may na-pluck si ano, Tobey Maguire? Bakit matanda na in some ways yung version niya na nakuha? Parang hindi naman na-clear. Mm. But I'm putting so much into it in, ano, fine. Kebs na. I enjoyed the movie. Ganun eh. pero lahat ba ng villain, alam mo ba, wala namang naiwan from previous Spider-Man movie. I was thinking about that before, after watching the movie. Parang lahat naman, no? From the other, basta from the other franchise, oo. Uy, yung Venom ba ni Topper Grace? Nakalimutan ko na kasi kung how it ended. Well, I mean, she's the only one missing, right? I think yung last humiwalay siya sa ano, di ba? Humiwalay yung alien, yung symbiote. Ang pangit pronounce, symbiote. Symbiote sa ano, di ba? Kay Topher Grace. Pero yun nga, pero yun, actually siya lang yung wala, di ba? Correct, tama ka. Yun nga, kasi diba, lima lang yung villains, di ba? Mm. Tapos yun, nag-cameo lang yung ano, yung Tom Hardy na Venom na symbiote sa dulo, right? Mm. But it would have been nice, no? Sana kung anim sila. Kasi Sinister Six, eh. Diba, pero lima lang yung villains, di ba? Yung pala, nag-expect ako na anim na villains. Yung pala yung ano ko. Yung, I guess, I was yun man disappointed. Pero would have been nice. Parang, alam yon, parang callback doon sa Sinister Six sa comics. Mm. Ako ang pinaka, I mean, obviously, we love the movie, pero there's one thing lang, I remember this distinctly watching it in the cinema, na parang halfway through it, parang I didn't know where it was going. Yung ano pa to, while watching it, kasi hindi ko mag-get yung motivation. Yeah, well, get ko yung in-character, especially ni Aunt May, to change the paths of the villains. Diba yun ang goal niya, parang baguhin yung mga villains. May pagka-altruistic si ate. Altruistic, and tapos na-influence si Tom Holland, Spider-Man, na parang, ako na parang, ha? Parang it doesn't make sense. Parang ako, anong point? Parang, kumbaga parang, hindi in character, hindi ko nag-gets yun. Nag-gets mo ba yun? Let me start with this. Ito kasi yung, parang pinaka-main chika ko, about Spider-Man sa MCU. Kasi, di ba yung pagkaka-introduce niya, it's very different from the past two films. Mm. Right? Parang bigla na lang siya sinalpak, di ba? Kailan ba yung first introduction niya? Sa Civil War? Civil War. Tapos MCU, yung mga movie. Sa MCU. Yes, exactly. Sa MCU. Tapos, di ba, sa whole MCU, ito yung part, the whole MCU, yung tatlong movies niya, never really dealt with his origins, with his struggles, or whatnot. Di ba? Ni Peter Parker, Tom Holland. Wala siyang standalone na origin film. Exactly. And personally, I don't think we need one because ang dami ng versions na una. Correct, right? And I think maganda yung strategy nila yun. Now, looking back, parang ang ganda nung ano, yung how it all came together. Kasi, ganito, no? I understand, probably would not have been the best way to go kung ganun yung alam mo kung origin story yung Homecoming? Kasi nga, saturated na tayo, di ba? Parang may fatigue na dun sa Spider-Man Origins. Di ba kaya diba? May partly hindi rin nag-successful yung Amazing Spider-Man ni... Yung kay Andrew Garfield dahil nga, it's a bit... It's almost the same story. Parang derivative ng ano, di ba? Ni Tobey. Okay.
But as a Spider-Man fan, well, at least yung somebody who followed the comics, parang yung introduction kasi ni ano, yung kay Tom Holland, well, number one, of obviously, it's very different from the comics. Pero out of sa lahat ng mga Spider-Man versions, siya yung, I would say, yung pinaka-well-off or yung pinaka, I would say, got the long end of the stick, kumbaga. Kasi, ang Spider-Man, yung sa comics, parang siyang soap opera eh. Parang si Ed sa tabing ilog, yung every week na lang, parating may trahedyang nangyayari sa buhay niya. Si Ed talaga yung reference natin, di ba? Walang, parang walang pahinga. May makagilisang reference mo na Ed, di ba? Walang soap opera, parang soap opera, walang maganda nangyayari sa buhay niya. Or parang there's always something tragic that's happening sa buhay niya. So ganun yung actually si Spider-Man sa comics. Parang it's very soap operatic. So, them introducing it that way sa No Way Home. So parang it's a call, alam mo yun, parang it's pretty much bringing Spider-Man back to his roots. Kasi si Spider-Man MCU never really had that tragic, alam mo yun, yung tragic defining moment, diba? Yung pagkamatay ni Uncle Ben na para magkaroon ng bearing or yung moment of, yung parang yung light bulb moment for him to, and yung magkaroon ng ma-significant meaning yung ever famous quote niya na, di ba, when ano yan, yung with great powers come great responsibility, di ba? And yung pag-incorporate nito this time with Aunt May, yung nga spoiler alert, syempre yung pagkamatay niya, di ba, para mas yun nga, mas naging impactful siya. And the fact that after this movie, di ba, sige, mag-jump na tayo. In the end, ang dami na wala kay Peter Parker MCU, di ba? Almost everything. Right? Oh, even MJ, yung yeah, lahat ng memories, yaman niya, yung, well, not necessarily mayaman, pero yung armor niya, lahat, parang he's basically starting from scratch. Yeah. Right? Basically starting as a parang damaged person, individual, alam mo yan, may struggle na siya. And wala lang, parang it's a perfect start, parang it's a perfect jumping point sa a new arc kung magkakaroon pa ng Spider-Man movies. It seems like it, especially with what's going on sa box office ng No Way Home. I mean, domestically sa States, it's overpassed Avatar na. So that's huge. And I think worldwide, it's top 6 or top, besides it's going up na sa most parang most yung all-time box office hit worldwide. So I think it would be a mess if they stop here. Parang hello, I think everybody seems loving it. Tsaka with Phase 4, with how Phase 4 is teaming up right now, I don't think they would the whole Marvel cinematic universe is gonna stop now, kumbaga. It's just really a matter of their partnership with Sony. Sana wala lang aberya ang kanilang mga kontrata kasi pa nagkataon, ngayari na naman tayo. That's the other thing. I'm really glad na they were able to come up with this movie. Alam mo yon, they were able to come up and produce this movie kasi yun nga, I'm pretty sure we don't know what the future holds, di ba? Any moment pwede mag-FO na naman yung dalawang mag-away-away naman sila. Kailangan naman tumawag ni Tom Holland ng lasing sa CEO ng Sony para magmakaawa na ipahirap na sa MCU. Okay. So, kasi obviously kasi di na I mean, if the circumstances were different, di naman natin magagawa yung movie na to eh. It would not have the same impact kung hindi nauna yung mga Sony movies na yon. Right? And hindi siya mag, alam mo yun, it would really come off as one-dimensional. If, alam mo yun, all of a sudden, bigla na lang dumating yung ibang version sa mga Spider-Man na to at walang emotional investment sa ito mga ito yung mga, I'm pretty sure na hindi naman ito pinlano at the very first Spider-Man movie na eventually lang, teka, parang alam mo yun, overtime. Exactly. Diba? I mean, they probably got the idea from Spider-Verse. They probably got the idea from that meme. Yung Spider-Man na ano, natutuan. Point. Diba? Pero feeling ko, Spider-Verse, the animated one, is a big factor. Influence, kasi nung naging successful yun, it worked. And the whole diba? Idea. Yung introducing yung universes. Correct yung convoluted concept ng multiverse, di ba? Nagawa ng paraan. It would have been nice talaga na magtuloy-tuloy at saka
yung sana may ano Miles Morales then eventually na totoo na live action, hindi lang ano, 'di ba? Anime. Correct, right. Actually there was a few people na hoping na there was a yun ang magiging ano pa eh, ultimate surprise that would be in the fourth one. So that would be a Miles Morales version or allusion of some kind dun sa movie. Eventually, hopefully. Yeah. Pero ano no, nakakatuwa lang. Kasi syempre we've okay, I have to admit, di ko naman talaga sinubaybayin yung ano, yung Andy Garfield na ano, Spider-Man. Pero parang nagkaroon ng ano, parang retribution. Yes, I agree. Right? Sobra. Nung sa yung sa characters ng dalawa, right? Saka, for some reason there's a distinction ng Spider-Man versions nila when they were all together. Parang hindi mo maiisip no, I didn't even thought about it. Pero talagang may distinct Tobey Maguire Spider-Man, may Andrew Garfield, well, because he's a dramatic actor and very animated version, and a Tom Holland version, di ba? Parang, they're totally different Peter Parkers. And I know fanboys are still arguing who is the better Spider-Man, pero in some ways, when you watch them all together, parang, you don't have to argue kung sino. Parang, they bring so much difference on the table. They actually work well together, right? I mean, yung scene nila, kahit, may, di ba may part doon, yung nag-uusap lang sila doon sa, sa Statue of Liberty, di ba? Parang they're just exchanging, parang they're just having normal talk, and, well, nakakaaliw lang, na we've got to see that moment. Nakakatuwa lang. And there was an interview yung after na lumabas yung mga spoilers na ang sabi ni Andrew Garfield, if Tobey would have said no, para hindi he would only, I mean he only said conditional yes. No kung correct. He only said yes kung umuwi si Tobey being na ano. O nga naman kasi parang anong purpose? Parang kung wala yung original, wala yung ano. Correct. Which is very respectful in a way din. Na parang oo nga makes sense pero ang happy lang talaga. What's your kasi ako pinaka-highlight ko talaga is yung nagsiswing na sila in trio. Actually, yes. Yung originally, and I think it's very nice that they established it na hindi porque sila Spider-Man, they can work automatically together. Diba? At saka yung they had to regroup, alam mo yun, parang figure it out, diba? I mean, that's, I think that's, well, that was very, very smart. And I'm glad that they put it there. Yeah, and the whole visual portrayal of how different they are when there's their poses, their stance, how they swing, parang, ang galing talaga yung 360, almost yung standard 360 shot sa mga Avengers movie. Alam mo yung when they have to have the formation, then and they did that here and they did the landing. Parang grabe, goosebumps talaga ako. Parang ganda. Kakaloka. Pero grabe pala no, talagang I didn't even realize that until that well, I think I did, but it wasn't a big deal. Talagang si Tobey Maguire talaga nakakagawa ng sariling sapot niya, no. Sapot talaga. Yung spider web. Oh, yung conversation na 'yon, di ba? Usually ano, correct. Parang sa kanya or parang yeah, syempre, he's a different version of a Spider-Man, yeah. Di ba? And he can produce his own web. Samantalang si Andrew Garfield, siya yung first na ano, yung talaga nag-invent, di ba, ng sarili niya. And the Tom Holland version too. Yeah. Are we gonna talk about the scene about their appearance with the nanay na nagtatagalog? Kasi sinuloka ang mga tao doon. Yun yung ano ko doon. Kasi yung mga lines ni Ned, mother ang allusion niya, may mom, sis. Hindi naman grandmom eh. Kaya parang mas lola yung age difference nila. If you watch it back, notice it. Parang ang sabi talaga niya, yung abutin yung spider webs. Mamang sabi niya, may mom says ganyan. I remember that distinctly. Kung di ko nagkakamali. Maybe mali memory ko. Pero nakakaliw. That's a very nice surprise, 'di ba? Eh syempre, yung mga Pinoy. Oo nga, 'di ba? Parang ganyan. Discover na ko mga katabi. Meron ako katabi sa sinihan ng mga Pinoy no, nung nanonood ako. Parang, ayun ako, parang, ay si tita, parang malamig ako yung mga si tita, parang levels. Pero ito mo yung ano, kasi di ba nag-post ang ano, Walt Disney na audition for our Lola characters, isang movie.
Ah, talaga? May so, yan ganyan. Na yun. Oo nga, parang there were pushy pa nga, alam ko, Gigi Lapareño and or Jacqueline kasi parang may mga ganun chika. Seryoso! Pwede kang ma-imagine. Oo nga. Pero ano, ayun, yung details ng bahay nila na, nakakatuwa. It's very feel a home. It's very feel a home. Pinoy na Pinoy yung bahay doon. Ang ano lang, ang weird lang ng translation ng pagka-Tagalog. Kasi parang, kung hindi ko lang kung sino gumawa ng Tagalog, parang hindi colloquial ba ang term? Or hindi yung parang mas pambahay na Tagalog ang ginamit. Parang mm-hmm. parang Google Translate ang ginamit. Parang gano'n. No? Parang oh, basta may pagka-off, di ba? May pagka-off. Anyways, mm-hmm. but whatever. We're so happy na you finally seen it. You finally seen yes. it na Tagal. At saka, I'm just so happy na talaga na nag-ano. Kumbaga, feeling ko nung pre-planning or they were still writing this. A part of them are still, kaya ba natin gawin to in some ways? Kasi nga, paano nga kung hindi nagiging on board si Toby at saka si Andrew? I mean, obviously, it was a lightning in a bottle idea, diba? And I'm just really glad na they ran with it and they were actually able to pull it off. Kasi, yun nga eh, no? Kung everything would just feels, ano eh, organic sa totoo lang. It felt right. It felt, it jived. Parang gano'n, parang walang off. Correct. Ito yung mga instances na you could not have planned this. Mm. Diba? But it just came perfectly together. I think this is now my favorite superhero film right now. Logo. That's how I'm feeling. Oh, logo. Seryoso. I have to watch it again. I mean, it's up there. I mean, I really love it. But, pero, ano, teka, ano ba yung favorite ko talaga sa MCU? Definitely, Winter Soldier would be at the top. Kasi I love Winter Soldier. Sebastian Stan. Kasi I love Sebastian Stan. Hindi kasi diba yung whole feel ng Winter Soldier. Infinity War. Kasi din kaya, more than, ikaw ba, kung Endgame versus Infinity War, ang pipiliin mo? O mas Infinity War. War. Diba? Mas buo. Anyways. Yeah, I mean, it's up there. I have to rewatch it again. Ganun eh. Then, Into the Spider-Verse. I think favorite ko. Pero I think ngayon mas bet ko na yung ano. Mm-hmm. Ito. No way simply home. Because of the all those feelings. Yeah. Anyways, mag-antay na lang tayo ng kung anong mangyayari po sa Spider-Man Tom Holland version. Kasi hindi pa naman renewed ang kontrata niya, di ba? Pero he's open lang, of course. If he can do it gano'n ng more than ano pa, di ba? So why not? So we'll see. True, yes. So habang naantay yan, manood na lang po tayo ng ano, Uncharted. Uncharted. At focus, ano diba? Pero ano diba, featured na naman yung Philippines, diba? Oh, wala. Good night, pride! Anyway, that's another Talakan from us. Please don't forget to subscribe and like our channel here on YouTube. Yes, and we're also available on Spotify and Apple Podcasts. Please follow us on our social media, Facebook, Twitter, Instagram. Until the next episodes of Talak-E-Talks, my name is Tilapia Words Back. I am Shampi Sapsap. Bye. Bye.